Magandang araw mga tol, breaking news sa laban ni Estrada versus Juan Gonzales. Katatapos lang ang laban sa Arizona, USA. Maganda naman ang naging laban ni Estrada. Sa unang laban panalo si Juan Gonzales, pagdating sa rematch at trilogy, panalo naman si Juan Estrada. Tulad sa una at pangalawang laban mga tol, bugbugan ang dalawa hanggang suktulang 12 rounds. Kaya nakadepende pa rin ulit sa hatol ng hurado. May official score na 115-113 pabor kay Estrada. 114-114 tabla, 116-112 pabor ulit kay Estrada. Ibig sabihin panalo si Estrada via majority decision. Hawak na ulit ni Estrada ang WBC kasama ang ring magazine belt. May bagong kartada na 44 wins, 28 KOs, may tatlong talo. Si Juan Gonzales naman hindi pa siguro magre-retiro. May edad na 35 sa kasalukuyan. Kausapin daw niya muna ang pamilya kung ano ang susunod na akbang sa kanyang karir. Ito sana ang malalakas na kalaban ni Jerwin Ancas mga tol. Sayang lang dahil nadisgrasya ang titulo laban kay Fernando Martinez. Ngayon magbabalik ulit si Ancas mga tol, pero dito muna sa Pilipinas lalaban. Aakyat na ito ngayon sa super bantamweight. Tanggal kalawang muna dito sa Pinas bago lalaban ulit sa ibang bansa. Sa ibang balita naman, pambansang kamauman ni Pacquiao versus Nedal Hussein, usapang rematch. Naibalita ito sa GMA News mga tol, para sa mga hindi pa nakakapanood. Nagbigay ng paliwanag ang isang anak ni Carlos Padilla. 88 na daw ang edad ni Carlos Padilla at English ang pangalawang lengguahe. Nagkaroon lang daw ng misinterpret si Carlos Padilla kaya nag-iba ang ibig sabihin. Nilaan daw ni Carlos Padilla ang buong buhay niya sa boxing at mahal niya ang sports. Ngayon nagbigay naman ng pahayag ang WBC. Naiintindihan daw nila ang nangyari sa pahayag ni Carlos Padilla. Pero sa ngayon magsasagawa daw sila ng special panel review sa naging laban ni Pacman versus Hussein bago sila magbigay ng official statement. Nagbigay din ng payag si pambansang kamauman ni Pacquiao. Sinabi niya walang daya sa laban. Makikita naman daw sa video sakto lang ang pagbilang ng referee. Yung sugat daw ni Nedal Hussein sa round 10. Hindi daw yun galing sa headbutt dahil galing yun sa uppercut ni Pacman. Hindi daw kasi nakikinig si Hussein sa referee kaya mas lalong natagalan sa pagsita sa kanya. Trabaho daw ng referee na kunin ang atensyon ng fighter pero si Hussein hindi daw nakikinig sa referee. Nagbigay din ng pabiro si Pacman mga tol, aktibo daw siya sa boxing ngayon kaya pwede gawin ang rematch kung gusto ni Hussein. Samantala na interview din ni Jessica Soho si Pacman at Hussein. Wika ni Hussein hindi daw dapat mapabilang si Carlos Padilla sa Hall of Fame. Marami daw pandaraya sa boxing yung iba gumagamit ng gamot. Pero si Carlos Padilla siya lang daw ang umamin sa pandarayang ginawa. Ngayon mga tol, tungkol naman sa pabirong hamon ni Pacman sa rematch. Payag umano si Hussein kahit 2007 pa ang huling laban. Pwede pa maglaban sa isang exhibition match. Ayon naman sa isang interview ni Hussein kay Madam Dayan Castillejo. Sinabi ni Hussein na alam niya na lamang si Pacman sa puntos bago pa itigil ang laban. Pero hindi daw tamang ginawa ng referee na si Carlos Padilla. Natalo si Hussein via TKO sa round 10 dahil sa doctor stoppage. Ngayon kung sakaling sinabi ni Carlos Padilla na headbutt ang nangyari at tinigil ng doktor, ang mangyayari dyan mga tol dadaanin pa rin sa official scorecard. Ibig sabihin panalo pa rin si Pacman. Kaya naniniwala si Pacman na walang daya sa laban. Tungkol naman sa request ni Hussein na gawing no contest ang laban, malabo daw ito mangyari ayon kay Pacman dahil malinaw umano ang panalo niya kahit i-review pa ang laban. So ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maraming salamat po.